Magandang araw mga bata! Ako si Teacher David. Handa na ba kayo para sa panibagong araw ng pagkatuto? Kung ang sagot ninyo ay oo, ganoon din ako. Kaya, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang pagtuklas sa ating bagong aralin. Sa video ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsulat ng balitang pang-sport. Bilang pagsisimula, ating sagutan ang paunang pagsubok. Huwag kayong matakot sa pagsusulit na ito. Layon lamang nitong masukat ang dati ninyong kaalaman tungkol sa paksa. Para sa panuto, tukuyin kung ano ang inilalarawan sa mga pangungusap. Pumili ng sagot mula sa kahon. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa isang natatanging balita ukol sa iba't ibang uri ng laro. Ikalawang bilang, uri ng salita na ginagamit sa pagsulat ng balitang pang-sport. Ikatlong bilang, binibigyang pansin ng mga istoryang ito ang mga personalidad o kupunan na nagpapakita ng pambihirang katangian at karangalan. Ikaapat na bilang, paraan ito ng pagsulat ng balitang pang-sport kung saan inuuna ang malalaking pangyayari na naganap sa laro. Dumako tayo sa ikalima at huling bilang. Ito ay naglalahad ng mga kaganapan sa laro. Ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5? 4? Magaling! Magiging mas madali para sa inyo na maintindihan ang ating aralin. Kung 3 naman pababa, huwag masyadong mag-alala. Ipinapayo ko na manood at makinig kayo ng mabuti upang lalo pang mapalawak ang inyong kaalaman. Para sa ating unang gawain tungkol sa ating aralin, mayroon akong ipakikitang mga larawan. Maaari ba ninyong tukuyin kung anong larong Pinoy ang nasa larawan? Isulat ang inyong sagot sa papel. Simulan natin sa unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. At ikalimang larawan. Naisulat nyo ba ang inyong mga sagot? Halina't atin itong iwasto. Ang mga larong Pinoy na ipinakita sa larawan ay ang sumusunod. Patintero, piko, tumbang preso, volleyball, at boxing. Sa unang gawain ay nakilala natin ang ilang halimbawa ng mga larong Pinoy. Ngayon naman ay basahin at pag-aralan natin ang susunod na balita. Naglalagablab na sipa ang pinakawala ng gitgitang labanan sa pagitan ng Baguio City National High School, BCNHS, sa Westfield International School, WIS, sa Milo Little Olympics North and Central Luzon Championship Football noong Marso 2019 sa Baguio Athletic Bowl. Nagpakawala ng isang malakas na sipa si Shran Vicente mula sa kupunan ng BCNHS nang magsimula ang laro na nagresulta ng 1-0 na score. Sinundan ito ng sunod-sunod na atake ni na Aaron Tenoliar at Tuminador Padkayan na nagbigay daan sa 3-0 na score sa unang kalahati ng laban.
Lumakas ang loob ng koponan ng WIS nang pumasok ang bolang pinakawalan ni Patrick Grog, 3-1. Pigil hininga ang lahat nang maging 3-3 ang score dahil sa pagpasok ng bola mula kina Grog at Liam Golding. Hindi na hinayaan ng WIS na makaiskor pa ang BCNHS kaya isang nagliliyab na bola ng tagumpay ang ibinigay ni Grog dahilan para maiuwi nila ang kampiyonato sa score na 3-4. Tinanghal si Grog na most outstanding player dulot ng pagkamit niya ng 3-goal. Sa inyong isipan, subukang sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa ating binasang balita. Unang tanong, ano ang pinakawala ng manlalaro mula sa BCNHS? Ikalawang tanong, saan ginanap ang paligsahan? Ikatlong tanong, sino ang tinanghal na most outstanding player? Ikaapat na tanong, paano nagwagi ang WIS kontra sa BCNHS? At ikalimang tanong, bilang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng sport sa ating bansa? Mga bata, ang ating binasa ay isang halimbawa ng balitang pang-sport. Ngunit ano nga ba ang balitang pang-sport at paano ito isinusulat? Halina't ating alamin. Ang balitang pang-sport ay isang uri ng natatanging balita ukol sa iba't ibang uri ng laro na batay sa tuwirang balita subalit karaniwang nasusulat sa pamaraang action story. Narito ang mga katangian ng balitang pang-sport. Una, sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Ikalawa, nagtataglay ng kapanapanabik na pasimula na naglalarawan ng kilos at paglalaban. Ikatlo, gumagamit ng natatanging uri ng talasalitaan na tinatawag na sports lingo na hindi kaagad nauunawaan ng karaniwang mangbabasa. Ikaapat, gumagamit ng mahusay na salita, maraming panguri, mahahabang pangungusap na di ginagawa sa pagsulat ng tuwirang balita. Ang balitang pang-sport ay maaaring maigrupo sa iba't ibang uri. Mga bata, narito ang iba't ibang uri ng balitang pang-sport. Una, paunang balita. Ibinabalita ang napipintong labanan ng mga koponan. Ito ay naglalaman hinggil sa kakayahan at kahinaan ng bawat manlalaro sa koponan. Tinatalakay rin ang kahalagahan ng larong gaganapin. Ikalawang uri ay tinatawag na kasalukuyang balita. Ito ay naglalahad ng mga kaganapan sa laro. Ikatlo, resulta ng laro. Ang mga istoryang ito ay nagbubuod ng mga naganap na laro. Ang ganitong balita ay kailangang mailabas kaagad dahil ito ay time-bound at mawawala ng saysay kung maibabalita ang huli sa panahon. Ikaapat at huling uri ng balitang pang-sport ay ang sports profile. Binibigyang pansin ng mga istoryang ito ang mga personalidad o koponan na nagpapakita ng pambihirang katangian at karangalan. Mas mahaba ang ganitong artikulo dahil nangangailangan ito ng pananaliksik at mga karagdagang panayam. Ngayon ay alamin natin ang iba't ibang paraan ng pagsulat ng balitang pang-sport. Una, isinusulat ito katulad ng pagsusulat ng pangkaraniwang balita. Ikalawa, inuuna sa pagsulat nito ang malaking pangyayari sa pamamagitan ng baligtad na pyramid. Ikatlo, gumagamit ang isang manunulat ng sport ng mga salitang makukulay at buhay.
ika-apat, laging nasa patnubay ang resulta ng laro o tunggalian na siyang pumupukaw o umaakit sa mambabasa. Ikalima, kung ang laro ay labanan ng koponan na katulad ng basketball o volleyball, ay huwag kalimutang banggitin ang nagpanalo sa laro. Narito naman ang mga katangiang dapat taglayin ng isang manunulat ng balitang pang-sport. Una, may kaalaman sa sport na tatalakayin. Ikalawa, marunong gumamit ng lengguwahe ng sport. Ikatlo, marunong umunawa sa talang nakuha sa laro. Ikaapat, mausisa at matalas ang pakiramdam sa galaw at ikinikilos ng mga manlalaro. Ikalima, matalas ang mata sa maliit na detalye na nangyayari sa laro. Ngayong alam na ninyo kung ano ang balitang pang-sport at ang mga dapat tandaan sa pagsusulat nito, oras na para sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang balitang pang-sport? Ikalawang tanong, ano-ano ang uri nito? Ikatlong tanong, magbigay ng katangian ng balitang pang-sport. Ikaapat na tanong, paano isinusulat ang pang-sport na balita? At ikalimang tanong, bakit dapat taglayin ng manunulat ang mahalagang katangian? Tapos na? Ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot. Upang mas mapalawak ang inyong kaalaman tungkol sa pagsulat ng balitang pang-sport, sagutan ang ikalawang pagsasanay. Para sa panuto, isulat ang tama kapag sang-ayon sa isinasaad ng pangungusap at mali kapag hindi sang-ayon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ang balitang pang-sport ay karaniwang nasusulat sa pamaraang action story. Ikalawa, walang sapat na kaalaman ang isa sa katangian ng manunulat ng balitang pang-sport. Ikatlo, dapat gumamit ng makukulay at buhay na salita sa pagsulat nito. Ikaapat, maaaring ipahayag ang damdamin sa pagsulat ng balitang pang-sport. Ikalima, manunulat lang ang may kakayahang sumulat ng balitang pang-sport. Tapos na, ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5? 4? Magaling! Binabati ko kayo! Ngayon ay sigurado akong mayroon kayong natutuhan sa ating aralin. Kung 3 naman pababa, huwag mag-alala. Basta't ginawa ninyo ang inyong makakaya, magaling pa rin kayo. Maaari ninyong panoorin muli mula sa simula ang video upang maging mas malinaw sa inyo ang mga bahagi ng aralin na hindi gaanong malinaw para sa inyo. Bago tayo dumako sa inyong huling gawain, ating balikan at isa-isip ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa pagsulat ng balitang pang-sport. Sa inyong papel,
kompletuhin ang mga sumusunod na pangungusap batay sa inyong natutuhan mula sa ating talakayan. Para sa inyong panapos na pagsusulit, gamitin na ang lahat na natutuhan ninyo mula sa ating talakayan tungkol sa pagsulat ng balitang pang-sport. Para sa panuto, pumili ng isa sa mga larawan at sumulat ng balitang pang-sport. Narito ang mga larawan na maaari ninyong pagpilian. Kung tapos na, narito ang rubrik sa pagsulat ng balitang pang-sport na maaaring gamitin sa pagwawasto ng inyong ginawa. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito, mga bata. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan. Sa muli, ako si Teacher David. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagsasama sa pagtuklas ng bagong aralin.